So mga lods, wala nang intro-intro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay itong batang may birthday na nag-viral sa social media na sinasabing ma-attitude daw at hindi maganda ang kanyang ugali dahil binigyan siya ng regalo na maraming pera at iPhone, ngunit hindi pa rin ito masaya. Itong video repost ng isang page ay umabot ng 15.9 million views. So, kung kumikita man itong channel na to, didiba-diba siya, no? Umabot ng 18,000 reaction, 5,300 comments na puro negative at pambabash. Mamaya babasahin natin. So, papanoorin muna natin itong video at magbigay tayo ng reaction. So, ayan. Binunot niya. Puro pera, dami. Ayan, kumakita niya. Portugue 1,000. Tuwa-tuwa yung mga nasa paligid niya. Samantalang siya ay parang malungkot at walang reaksyon na hindi niya nagugustuhan yung kanyang ginagawa. Kung makikita niyo sa video, ayan, ang daming pera. Kano kaya yan? Turo ko lang 50,000, mga ganun. Dami, napagod na siya. Tuloy-tuloy pa rin. Nanggigil na. Nagalit po. Mukhang kasi asa rin. Ayan. Espero pa isa sa kabila. Okay, next. Isa naman. Ooh, iPhone 12 ang bago. At yung reaction niya eh parang parang hindi niya nagustuhan, sabi niya iPhone lang yan, che. Yan niya yun. Yung reaction ng mukha. Ano ba yan? Ang dumi, may hi-scene. Paano ko gagamitin yan? So, ayan, tingnan natin yung mga comments. Maybe alam niyang hindi kanya. Yes, money can buy happiness. Money can buy good manners as well. So, masama ang tingin na ugali dito. An ungrateful child. Sus, ang swerte na nga ang batang ito. Basta ganito attitude, di na paayos ang pagpapalaki. Spoiled yung ganitong bata. Malakas ito magsalita sa magulang under ang nanay nito for sure. Even though money can buy happiness, showing appreciation is still more important. Just a reminder. Obviously, she used to have everything and normally, human can be satisfied. Human nature, they will always look for something they don't have. I can't judge the kids much more to her parents. Parents most of the time do their best to be a good parents to their children, but that doesn't mean they are perfect. Kids should be grateful, and anyways, if there is something lacking, the only solution is communication. If a parent and their children can talk to each other like friends, and they can discuss anything and solve anything together. Grabe naman haba. Ang ganda ng kate at ang daming lamang pera, and posibleng hindi milyonaryo ang mga magulang niya. Pwede, pwede. I think that she needs this love and attention from family. Showing her ungrateful emotions is not for us to judge her. We don't know how hard she is suffering right now. Baka sanay na siyang maraming pera at gusto niya attention na magulang. I hate seeing something like this, no appreciation at all. Very ungrateful. We should always be grateful for what we have. That cake is enough to make someone else's birthday happy. Learn to appreciate before it's too late. This just shows that not all people are going to be happy just because they have luxurious gifts. Sometimes showing that you love and care for that person is the greatest gift for them. Papuro English yun nandito ah. Dudugo yung ilong ko.
So, ang tunay na istorya daw nito is, ayan, may nag-post na isang concerned citizen na sinabi, mahirap manghusga. We don't know na baka yung batang may cake is introvert pala. Masaya siya sa nagagalap niya, pero ayaw niya na maging center of attention. Ayaw ng mga introvert na center of attention. Hindi gaya ng iba na gusto niya, ah, sa akin ang attention. Look at me. May iba din naman sa atin, di komportable kapag kinakantahan ng happy birthday and awkward. Oo, ganyan mga introvert. Kadalasan ayaw namin ng mga ganyang celebration. Mas maganda yung tahimik at peaceful lang. Hindi sila komportable sa maraming tao, correct? Pero pag kayo lang, mas doon sila expressive sa feelings nila. Huwag tayo manghusga agad. Be open-minded sa both sides. Laliman nyo yung pag-iisip nyo. Tigil-tigilan nyo yung pagkukumpara sa dalawang bata kasi nasisira nyo yung imahe nila without knowing their side story of what they're thinking or feeling at that moment. Pagpasensyahan nyo na yung grammar. Edit, nakita ko lang ito kumakalat na video and seriously, ang dami ko nabasa na panghusga agad sa bata na hindi raw masaya pera na ang huyo. Hindi raw masaya pera na nga yun. Ang ungrateful daw na anak. Yung iba nga dyan, wala na nga daw panghanda pero masaya pa rin. Tapos siya magiging disappointed pa sa bills. At handa sa kanya na magulang niya. Unang-una, hindi niya kasalanan nung lumaki siyang marangya ang buhay. Kaya sana huwag niya pipilit na ipag-compare siya sa ibang bata. Dahil hindi niya rin naman kasalanan na afford ng magulang niya ibigay lahat ng luho niya sa buhay. Pangalawa, wala tayong karapatan ng sir. Husgahan agad yung video na hindi lalampas sa 2 minutes para lang husgahan ang buong pagkatao ng bata. Dahil hindi rin naman lahat ng tao madadaan sa material na bagay. Pinaliwanag na rin na yung magulang niya ay OFW. Iba ang saya kung kasama mo magdiwang ng birthday mo. Magulang mo compare sa mga material na bagay na matatanggap mo. Iba pa rin kasi yung nandyan sila physically at nakakasama mo pa isa naman. Binibigay sa'yo yung lahat ng gusto mo pero mentally and spiritually hindi nila mapunan. Kaya sana huwag niyo husgahan agad dahil hindi natin alam kung ano ba talaga yung nararamdaman ng bata at kung ano yung pinagdadaanan niya. Pangatlo, sabihin na natin na pinakita niya sa video na hindi siya natutuwa pero may reasons naman kung bakit. Sabi nga hindi naman kasi siya naghangad na mag-celebrate ng birthday. At huwag na mag-surprise. Isa pa, may mga tao rin na nakaka-appreciate na na-appreciate nila ang isang bagay pero hindi rin nila alam paano ito ipapakita o i-express. Oo, may mga ganun tao na akala mo ganun lang yung expression nila, susungit-sungit, che, pero natutuwa na yan. Or gaya ng mga babaeng niligawan nyo na susuplada-suplada, maasin ang mukha, pero sa loob-loob niyan, kinikilig na sa lalaki at gustong-gusto niya ito. Oh, diba? Nakarelate kayo. At bata lang din yan, 11 years old. Yan yung mga edad na mas kinikrave ng bata, ang attention sa magulang, kaysa sa mga luho. Tanggapin na lang natin na hindi pera ang laging sagot sa kasiyahan. Irespeto nyo na lang lahat. Irespeto nyo na lang sana at huwag puro usga. But this is social media, wala tayong magagawa dyan. Lahat ng tao ay may sarili-sariling kanya-kanyang opinion. Nasa sa inyo na yan kung paano nyo i-handle or magpapa-apekto dito. Ayan, image, tapos yung comment, isang kamag-anak, pamangkin ko po ito. Di po siya happy kasi po 11 years old pa po siya, di pa mature mag-isip. Di din po siya nakaka-identify ng pera, so wala siyang idea doon sa pera. And before her birthday, she asked po her parents na walang birthday celeb, pero pinush ng parents at nagsabi din. At nagsabi din siya na wala na lang po sanang surprise-surprise. Di din kasi po yan umiimik. She was crying po after this video kasi akala niya nag-ginojoke siya ng mga tao sa bahay nila. Kasi tumatawa silang lahat. Di din yan binibigyan ng pera. Kaya silang lahat na magkakapatid din nila alam kung ilang 100 or 1,000 ba yan. I don't know where everyone is judging her. Bata po yan. Hindi naman yan yung nagpapasaya sa kanya. Tama, sa age na 11 years old. Hindi pa yan pinapahawak ng mga 1,000 pera. Kadalasan dyan mga baon-baon lang. 100 to 500 pesos, 200 pesos lang ata pinakamalaki. Ang mas natutuwa sila yung mga material things na binibili or binibigay sa kanila. Pero yung mga cash na ganyan karami wala pa sa isip nila yan at wala silang pakialam.
Actually po, both parents of the girl is nasa abroad and they promised na uuwi sa birthday niya. Pero gawa nga ng pandemic, di nakauwi magulang niya. So nag-isip na lang yung magulang na magandang pambawi sa anak nila. Alam nilang iPhone ang pangarap ng mga kabataan ngayon. Kaya yan yung isa sa mga binigay nila, pinaka-latest pa, iPhone 12 Pro Max at pera na akala nila ay magpapasaya sa anak nila. If ako man din sa lugar ng bata, pinangakuan ka ng presensya ng magulang mo sa pinakamasayang araw sa buhay mo, tas di natuloy, eh madidismaya din ako. Bata lang yan, masyado pang emosyonal ang mga ganyang edad. Kaya huwag nyo i-judge agad na kesyo ma-attitude o dapat magpasalamat na lang. Actually, thankful siya sa mga natanggap niya. Dismayado lang talaga siya dahil di natuloy uwi ng parents niya. Kung alam nyo lang, nagkulong pa yan sa kwarto at nag-iiyak after ng party niya. So be careful sa pagbitaw ng mga words na nakakasakit. Kung kayo kaya nasa kalagayan ng bata, ano mararamdaman mo? So ayan na nga ang story ni Nene na nabash sa comment section ng mga netizens na uhaw sa ayuda. So kung makikita nyo sa damit ng batang ito, eh Emirates, mukhang nasa Dubai ang kanyang parents, Arab Emirates, so kaya nga ang pamilyang ito. Pero para sa ganyang edad, 11 years old, eh baliwala sa kanila yan. Yung pera nga parang iisang tabi niya lang yan eh. Pero yung tapos yung iPhone lang ang kanyang kakagalakang buksan at asikasuhin. Yung pera, dyan, bala ka na dyan, para sa akin na tong iPhone. Ganyan naman talaga sa social media eh. So nasa sa inyo na lang kung paano nyo tatanggapin ng mga pambabatikos, ng mga keyboard warriors sa paligid. Pero at the end of the day, eh mga wala naman silang ambag sa buhay mo, kaya para lang silang mga utot sa hangin. Hayaan nyo na lang dahil wala kayong mapapala sa mga yan at wala rin patutunguhan kung makikipagtalo pa sa kanila.